So mga ka-journey, dili po tayo ng lain para sa ating gulay. Ito po yung ating pork na isasama sa lain para lalong masarap. And then, yan po ang fresh na lain. Maganda po kasi pagsamahin ang fresh and then yung dried na lain. Tapos meron po tayong crab para lalong sumarap. Yan po ang napakasarap na panghalo sa gulay na lain para maging special. So yan, nag-start na po tayo para sa ating lulutuin. Binabalatan ko po yung mga steam ng lain. Ayan. And nandyan po yung dahon niya, yung fresh na dahon ng lain. So imimix po ko po siya, pero uunahin kong lulutuin yung dry. Kasi mas mahirap po yung lutuin. Ito pong fresh, mabilis lang. So ayan. Pag liit-liitin lang po natin yung mga dahon para ma-absorb siya ng ating coconut cream para masarap. Actually po yung ano naman, yung maganda naman na klase itong laing na gabing dahon na nabili ko. Kaya walang problema. So ayan po, mag-start na po tayo magluto. Naglagay na po ako ng 10 coconut cream and then yung lahat ng sangkap. Sinama ko na yung sibuyas, bawang, luya, sili. Yun, magkakasama na po dyan. So kailangan lang po natin na pakuluin. Maghintay lang po tayo ng sandali. So ayan, napakasarap. And lagyan na po natin siya ng ating sahog na bagoong alamang. So huwag po muna tayong mag-asin para matimpla natin na maayos yung ating gulay na laing. So ayan po, isama na natin itong napakataba na crab. So madapi po yan, kaya sure na masarap yung ating lulutuing laing. Ayan, hintayin naman po natin siyang kumulo para mailagay na yung iba. Ayan, kumukulo na po. Naglagay din po ako ng lemongrass or tanglad para lalong lumabas yung aroma ng ating gulay. Gulay na ginataang laing. Ayan. So, tagahalo-haloin lang po at baka dumikit sa ilalim. Habang hinihintay natin na maluto yung crab. Inuuna ko po yan kasi para lutong-luto talaga siya. So, ayan. Kumukulo na po siya at mamaya isusunod po natin yung ating tinapa. So, ayan yung tinapa po. Tinanggalan ko na rin siya ng mga tinik. So, ayan. Nilagay ko na po yung laing. Kumukulo na siya. So, ito po kasing dry na laing. Maki-water. Maki-sabaw. Kaya, inuuna ko po siya para paglagay ko nung fresh, tansyado ko na. Naluto na yung dry na laing. Tsaka ko ilalagay naman yung press. So yun, napakasarap. Solid na solid yung kanyang gata. Yan, napakasarap. Kumukulo. Parang latik. So, hayaan po muna natin siya hanggang maluto yung laing na tuyo. Yung dahon ng gabi na tuyo. Hayaan po muna natin siyang kumulo together with the crab para lalo po siyang maluto. Yan. Yummy, yummy. So, ito po ang paborito ng mga Bicolano, yung laing
ginataan, laging ginataan, tsaka maanghang, maraming sili. Kaya nga po nabansagan yung Bicol na ah, hindi po yung Bicol Express, yun po yung tatak ng Bicolano. Bicol Express. Mahilig sa gata at mahilig sa siling maanghang. So ayan. Ang sarap ng lain. Kaya lang po, medyo may kamahalan lang po ang lain dito, pero kailangan po natin makatikim ng lain, kaya tsaga-tsaga lang. Ang sorte ko naman, ang sarap ng lain. Yeah. Hintayin lang po natin na maluto. Kaya po ang iba ayaw magluto ng laing kasi makioras. Kailangan na bantayan para wag dumikit. Kasi pag dumikit sa ilalim, masunog. Iba na po ang lasa, hindi na masarap. Yan. Kailangan lang maraming pasensya pag magluto ka ng laing. Yan, sarap ng laing, ginataang laing. So siguro po dito sa niluluto ko to, mag-consume tayo ng mga 12 na gata. Kasi kailangan 12 or 15. Kasi kailangan po na pag itong dry laing maluto, tapos makita natin na kulang na yung sabaw, kailangan magdagdag po tayo ng gata. Hindi pwedeng tubig yung ilagay natin kasi hindi na siya sasarap. Kaya kailangan gata din uli. Kaya medyo may kamahalan din po ang pagluluto ng laing. Kaya bibihira po ang nagluluto nito dito. Special na special. So yun, haluin na po natin. Tingnan natin at baka dumikit na yun sa ilalim. Ayan. So, dahan-dahan lang po ang paghalo para yung mga tinapaho flakes hindi siya madurog masyado. Masarap naman siyang kainin pag makita mo pang may ano pa, may mga isda pang ano, hinimay dyan sa kasama sa lain. Saka ang sabi po ng iba, pag hinahalo daw po ng hinahalo, kakati yung lain. Siguro naman po hindi naman yung totoo. Depende naman po yun. Meron naman daw po kasi makati talaga magluto ng lain. Kahit nga sa Ampalaya, meron daw po. Hindi naman, wala naman scientifically study na ganun, na meron daw po na mapait magluto ng Ampalaya. Ganun din po sa Malunggay. Meron daw po na mapait din pumapait yung Malunggay. Meron na naglulutong ganun. Pero wala naman ano. Baka ano lang. Nagkataon lang. Nagkataon at nag...
God bless everyone. Bye-bye.